Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, ginabi na naman. Maganda ho yung mga comments nyo. Mag-vlog tayo, mag-collab tayo mamaya, ano. Ito yung tuloy nung ano, tungkol ho sa bakit kailangan natin ng kano. Oh, Kimo, makinig ka ha. Magbigay tayo comment kay Idol Christian Isguera, no. 6 days ago ho ito eh. No, tinapi ko na ho ito nun eh. Pero naputol, ito ho yung karugtong. May pag-usapan po natin, Justice, itong ano, pag-question din dun sa pagbinig sa Senado. Sinasabi ng isang senador, si Senator Padilla, na bakit pa kailangan pa ng mga kano dito sa issue ng West Philippine Sea? Alam mo, Christian, if today the US will leave the South China Sea, aalis sila sa South China Sea, hindi na sila magpapatrolya, aalis rin yung UK, France, ang mangyari niyan, the South China Sea will become Chinese territory. Walang hihinto. Yung nine dots line magiging boundary, international boundary nila. The only thing that's stopping China from making the nine dots line the international boundary is the US patrol. Kasi pumapasok sila. Oh, narinig mo, Kimo. Hindi masyado, kailangan maraming utak ha. Number one senador eh. The US patrol kasi pumapasok sila together with the allies of the US, kaya hindi matupad, hindi, China cannot make the nine dots line its national boundary dahil lang there is freedom of navigation or overflight for NOPS by the US and its allies. Pag umalis sila today, tapos ang boxing, talo na tayo. Nasakop na ng China yung 85% of the South China Sea. Mawala na sa atin 80% of our exclusive economic zone. Yun ang mangyari because China has the largest navy in the world. Mas malaki na sila ngayon sa US in terms of number of warships. Tayo, saan tayo? Number 35. Napakababa natin. China has the biggest submarine fleet. Umuulan ho, malakas. In the world. Wala tayo ni isa. China has 3,000 destroyers. Wala tayo ni isa. China has 3 aircraft carriers. Wala tayo ni isa. So, of course. Pero Justice, meron naman tayong Robin Hood Padilla. O China, walang ganyan, di ba? Excited talaga. Kaya yung, when China took seized Scarborough, we did not engage China in a naval fight. Wala tayo. Mayabangan niya kung sabihin mo na pupunta lalaban tayo, eh, talo tayo, kalokohan yun. Kaya pumunta tayo sa The Hague, doon tayo lumaban, kasi doon, patas ang labanan. Let us accept reality. Huwag na tayo magpapayabang na kaya natin yan. Oh, narinig mo, Kimo. Let us accept reality. English yun, ha? Tanggapin na raw natin ang katotohanan sa Tagalog. Ha? Huwag ka na raw mayabang. Oh. Oh, senador ka talaga eh. Tuloy natin kay Justice. Eh, siyempre, yung mga soldiers natin, trabaho nila yan eh. They will never say hindi kaya. But alam natin, as against the Chinese Navy, the largest in the world, wala tayong panalo. Kaya hindi tayo pwede maggera sa kanila. Laban natin, rule of law, doon tayo mananalo. At saka gagamitin natin yung alliance natin. Kasi pag may allies tayo dyan, hindi masasakop ng China yung South China Sea. Hindi nila magagawa yung nine dots line as their national boundary. Let's accept reality. Huwag na tayo magyayabang na kaya natin. The reality is China has the largest navy in the world. Sige mo, Justice, ang mayabang. Ha? But now, and yet the Philippines has one of the longest coastlines, no, in the world. So mahirap talaga i-patrol, no? Okay. Yeah, that's why we have to improve our self-defense. We must have a credible self-defense. Tawag dyan, credible self-defense. That doesn't mean na matatalo natin ang China. That only means na pag may gera, China will be blooded. Mananalo sila because they have nuclear
weapons, wala tayong nuclear weapons, but it will be a costly victory for them, empty victory. That's the most. Yan naman ang talagang doctrine. Like Vietnam, pag may gera, matatalo sila, wala silang nuclear arms eh, but they can give a bloody nose to the Chinese. Ganyan din dapat tayo, but we are very far from that yet, no? Hindi pa kumpleto yung ating credible self-defense, but that is our objective. But habang hindi pa natin ano yan, and even if we have that, kailangan natin yung allies talaga natin, kasi wala tayong nuclear weapons eh. Oo, oh, kinaintindihan mo, Kimo. Kanu ka ng kanu eh. Talagang kailangan natin eh. Kamayabang kasi, Kimo. And that's why we have to ally with a nuclear armed state. Oo. Oh. Okay. At saka isa po sa mga points of curiosity ko while I was observing the public discourse coming from our policymakers, coming from our legislators, hindi ba nakakabuti sa China itong ganitong pagpunto ng ilan sa mga legislators natin? Na para bang sinisisi pa tayo for asking help from our allies instead of actually focusing on what China has been doing against us dun sa ating sariling teritoryo. I mean, what's your take on that? Yes, alam mo, the UN Charter says every state has a right to self-defense individually or collectively. Ni-recognize ng UN Charter na meron kailangan talaga yung mutual self-defense. Kaya, we take advantage of that. That's recognized under the law. Kasi, hindi naman tayo nuclear armed state. Kalaban natin nuclear armed state. Paano tayo mananalo dyan? So, you have to get... Si Kimo, alam ni Kimo siguro, Justice, kung paano mananalo. Ha? Kaya mayabang si Kimo. Ayaw niya may nakikialam na kano? Amerikano yun, ha? Kimo ka. An ally who is nuclear armed. Katulad ng Japan. Japan is not nuclear armed. Kalaban nila yung China, nuclear armed. Anong ginawa nila? They want the US troops to be there. Parang tripwire. Pag inatake sila, the US will have to get involved immediately. May tripwire. Ganyan din ang South Korea. They want US troops to be there para may tripwire. Kasi wala silang nuclear weapon eh. North Korea may nuclear arms eh. Ganyan din sa Germany. Ganyan din sa Poland. They want the US troops to be there as a tripwire. Kasi ang kalaban nila, Russia, may nuclear weapons eh. Tayo, wala tayong nuclear weapons. Huwag na tayo magyayabang na kaya natin yan. Let's be... Pero merong kilikili power tayo, Justice. Realistic. We need allies in this world. Okay. Pasensya na rin po, no? Kasi talagang gustong-gusto kong puntuhin itong part na ito, no? Kasi nga, parang nakakatakot na yung mga populist pronouncements coming from certain leaders natin, no? Baka paniwalaan ng maraming tao, no? For instance, gusto kong tumbukin itong sinabi ni Senator Padilla. Sabi niya, dun sa pagdinig, eh, kinaya natin ang 6 na taon na walang kano eh. I mean, it's not even a valid argument na nung panahon ng kanyang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinaya naman daw natin yung issue sa West Philippine Sea na walang kano. Alam mo, during the time of... Ganda na sagot dito ni Justice o mga boss, ha? That we lost Sandy Kay. Sandy Kay is a high tide feature within 12 nautical miles. We lost Sandy Kay, sabi niya. Gano'ng kalaki ang Sandy Kay? Paliliwanag ni Justice yan. We lost? O baka nabenta naman ni Digong? Di kaya, Justice? Mga 3 nautical miles from Pag-asa. So, nakuha nila, nahati yung territorial sea natin ng Pag-asa. Imagine that, nahati yung territorial sea natin. Malaki yun, ha? Territorial sea ng Pag-asa, kasing laki ng halos mas malaki pa sa Quezon City yan. Nawala sa atin yan. During the time of Duterte, ayaw lang hanggang ngayon i-admit nila. Pero nangyari yan. Hindi, we cannot go to Sandy Cay, yung pinakamalapit sa Subi Reef. So, let's be realistic, no? Sabi nila, nawala sa atin during the time of Duterte. Nawala sa atin yung Sandy Cay. Ito nga. Baka nabenta yan, ha, mga boss, ha? Namin si Digong, eh, ha? Ay, nako. Pero Duterte, ha?
Bueno, so, na, pero nga, himay natin yung sinasabi niya na hindi naman daw natin kinailangan yung ano over the past, in the last 6 years. Is that even a factual statement? That's wrong. Kaya nga, pinasok tayo dyan sa ano eh, Sandy Kay eh. Kaya nga, binubuli tayo eh. Kaya nga, hindi tayo makakupunta sa, that's why we cannot get the gas in Reed Bank. Kasi it's, tuwing nagpapadala tayo ng survey ship natin sa Reed Bank, pinapaalis ng Coast Guard ng China yung ating survey ship. Kaya nagkakaproblema tayo sa gas. That's why we have to send our survey ship there. At the same time, may joint patrol with the US. That's the solution. Ganyan ang ginawa ng Malaysia. Ganyan ang ginawa ng Indonesia. Sundin lang natin yung ginawa nila. Yung kayabangan na kaya natin, hindi natin kaya kukunin yung gas. Si Kimo. Si Kimo ang isama nyo dyan. O kaya si Kimo ang pakuhanin nyo ng gas. Pag walang katulungan, hindi tutulong ang US. Let's admit it. Kaya nga, during the time of Duterte, hindi niya nakuha yung gas. Kaya nga, tumataas yung presyo natin ngayon ng electricity because nauubos na yung gas sa Malampaya. There are 3 gas, big gas-fired plants in Bataan. Is dalawa na lang nasusupplyan ng Malampaya. Yung isa, nag-i-import na tayo ng LNG. Mauubos na yung gas sa Malampaya in 3 years time, no? Eh, it will take 4 years at least to develop Malampaya. So magkakaproblema tayo for a while. Assuming na matuluyan yung pag-survey and drill natin sa Malampaya. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalik... Sinare ko na, Idol. Okay mo, alam mo na siguro kung bakit kailangan natin yung sinasabi mong kano. O, si Justice na yan, baka sabihin mo, mali na naman yan. Kung kani-kanino ka nakikipag-debate, pati kay Professor Batong Bakal, expert na nga yun. Tapos, kung ano-ano talaga ito, wala ka bang advisor, Kimo, bago ka bumanat dyan sa Senado? Ako, nagpunta ako nun eh. Nagdala ka ng supply. Anak ng kamuti, ikaw Kimuke, wala ka sa ayos eh. Mag-collab na ho tayo mga boss. Oo, ganda ng mga comments niyo, totoo. Meron lang isang surot na nakapasok. Oo. Hindi ko babasahin. Oy, Kimo. Oh, siguro na unawaan mo yung ang liwaliwanag ng paliwanag. Si Justice Antonio Carpian, Kimo. Salamat, friend na Idol Christian Esguera. The Hope, shout out. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ginagabi ka nga. Normally, ganitong oras, marami nang nagko-comment eh. Anyway, grabe talaga itong bansa natin. 125 billion para sa Maharlika investment. Malamang, mapupunta lang yan sa mga korap na gobyerno. Kaya, lumaki ang utang natin. Actually, Johnny Bigood, hindi lang yan. Kulang yan. Ang hanahabol ng gobyerno na to para maging talagang kapital diyan sa Maharlika Investment Scam na yan. Maharlika Investment Scam pan na yan. 500 billion. Kaya malaki pa yung kulang niyan. 125 billion pa lang yan nakalagay na yan eh. 500 billion na actually ang hinahabol. Oo. Kaya malaki pa ang kulang. More than 375 billion pa yata para makompleto yung gusto na itong gobyerno na ito na 500 billion. Ha? At yan daw i-invest. Tsaka yung ano ha, ang binigay yata parang contribution ba? Oo. Nung yung binigay nung DBM tsaka itong ano na ito, land bank na to, contribution yata di ba? Oo. Iba yata yung contribution sa investment. Walang kapupuntahan yan. Hindi naman basta-basta tao lang ang nagsabing walang papuntahan yan. Commissioner Rene Ganson, Antonio Carpio na naman, Justice, tapos yun pa, si Winnie Monsod, teacher na economics, at walang, paulit-ulit, kung talagang kikita yan, bakit pa gagalawin yung pera sa bangko? Mga pera lang itong mga congressman sa kasinatong na to, lalaki na.
Puro bilyonaryo na iba dyan, eh, oh. Kalokohan. Todas mother, pati daughter dyan, tignan nyo. Yung sweldo na lang dyan sa mga magpapatakbo niyang Harley investment scam na yan, oh. Ha? Kalokohan kumita yan. Pwedeng ipusta yan, eh, sa totoo lang. Kasi kung talagang kikita yan, di ang daming negosyante sila, bilyar. Mga trilyonaryo na yan, oh, sila na. Sila Hendry, si Lucio Tan, sila na mga kapital dyan, oh. Kung talagang kikita yan at hindi malulugi. Ba't kailangan pa na investor? Sila na mag-invest, oh, kung saan ilalagay yan, di ba? Hindi naman kailangan marami utak dito, boss, eh. Mga boss, hindi kailangan talaga. Lukuhan to. Malamang sa alamang, ha? Pwede na San Juan, oh. Shout out, ha? Good evening po, Karox. Nagtagumpay na ang Mahaligapan. Aprobado na sa mga bangko ng gobyerno. Ipagdasal na lang natin na ito ay mapabuti. Nandyan na yan. God bless po sa ating lahat. Talagang yun naman ang magagawa, eh. Puro dasal na lang totoo. Yun lang yun. Sumagot si Al Olalia. Mga kurakot po ang nagkukontrol ng MIF. Mapapabuti po kaya yan? Yun ang tanong. Erlinda Alog, shout out. Simot ang pera na. Ha? Simot ang pera, di na ako magbabangko. Tama ka dyan. Tsaka ano, no, mga boss, sa sitwasyon ngayon, baka magkaroon na naman ng mga hold up ng bangko, hindi malayo. Sa sitwasyon, na sitwasyon, sana hindi mangyari. Eh, nung panahon, no, si mga kuratong baliling, o diba yung mga panahon, broad daylight, hinuhold up ko mga bangko. Oh, walang nahuli. Oh, iba na kwento ko na sa inyo yan. Paglabas ng mga nag-hold up, dito ang daan. Dito mang gagaling yung pulis. Mahuli. Rolando Resco, shout out. Investment scam ni Da Junior, mga hindurobo. Huwag nyo pakialaman ang SSS namin. Mga PI kayo, ha? Galit si Rolando Resco. Anong huwag pakialaman, ha? Hanggang hindi gumagalaw ang tunay na may-ari ditong Kumpanyang Republika ng Pilipinas. Lahat yan! Tingnan mo, ha? Sabi nga ni Atty. Enzo, eh, hindi ginagalaw yan. O, pero ngayon, maski bag... Ay, nako. Napanood niyo ba yung ano, ni Atty. Enzo? Ang ganda, eh. Oo. Moody Muma, shout out. Hi, sir. Magandang buong maghapon po sa inyo. Nakakagigil. Dahil nagbabayad kami ng bahay dyan sa land bank. Bawat buwan mayroon kaming binabayaran dahil sa bahay na kinuha ng anak ko. Tas kami ang magbabayad bawat buwan sa land bank. Kaya nakakainis, biruin mo, ang Pilipinas ang mamumuhunan sa ibang bansa. Sa halip ang dayuhan ang mamuhunan sa Pilipinas, baligtad na ang Pilipinas ang mamumuhunan sa ibang bansa. Nakaw pa mor, sana magtagumpay si BBM dahil kapag nagkataon, malamang itaas na ang land bank ang singil sa amin. Wala kaming magagawa. 6 years na kaming nagbabayad sa land bank. Malaki talaga ang pera dyan dahil lahat ng mga OFW dyan nagbabayad sa land bank. Sobrang dami talaga ng pondo dyan sa land bank. Si BBM, mistulang linta na sumisipsip sa ng dugo ng mga naghihirap tapos kukunin nilang ng ganun. Galit si Moody Muma. Federico Mandak, shout out, ha? Sabi niya, sa loob lang ng isang taon, bigla na lang sumulpot ang Maharlika Investment Fund na ito. Ganun lang ba kadali ang fund na ito na bilyon-bilyon ang puhunan? Kung kikita ito, bakit hindi naiisip ng mga bilyonaryong negosyante? O yun nga, sabi ko, diba, Federico? Gaya nila Lucio Tan, Ramon Ang, Bilyar, na mamuhunan dito. Hindi man lang ipinaliwanag ng gobyerno sa taong bayan. Sa taong bayan ito, paano yung mga depositor dito, mga bangkong ito, kinonsulta ba sila? Kung ako ay depositor dito, wi-withdrawin ko agad ang pera ko.
Di ka sigurado dito, walang takot si BBM dito. Hindi naman pera niya ang gagamitin dito. Basta huwag nilang pakialaman ang SSS, Pag-ibig, PAN, GSIS, sigurado magkakagulo yan. Sana pakialaman nila para makita natin kung totoong magkakagulo, ha? Sabi ni Atty. Enzo, susunod na yan. Well, wala. Dito lang talaga dapat pumalag ng tao, eh. Pero yun nga mabigat, Federico. Pag winidraw, nagsabay-sabay ng pagwi-withdraw mga tao, baksak. Di ba? O, sino pa magdideposito? O, paano kikita nga, Rod? O. Baksak yan, sigurado. Louis Bulano, shout out. Watching from Doha, Qatar. Maharlika scam, PAN. Ayos na ang buto-buto. Malaki na ang nanakawin nila. Kasi babawiin ni BBM yun. Nakumpiska ng mga ninakaw sa pamilya nila. Siyempre. Marilu Pabianak, shout out. Good evening po, Tay. Blessed Sunday po. Alam po, alam niyo po, Tay, para bagang araw-araw ng isyu ng bayan, unti-unti tayong tinotorture ng mga namumuno. At sa huli tayo ang kawawa. Bakit nga ba ang hatid ng surname Marcos Duterte ay kahirapan ng bayan? Mamamayang Pilipino, pero heto ulit sila ngayon. Sumasalakay, hi Lord, save our country at sa lahat ng tambaluslos. Rodolfo de la Cruz, shout out. Oh, Garcia, pagpiesta. Rodolfo de la Cruz ulit, oh. PI mo, Garcia, pagpiesta ka rin ng mga uod. Pagpipiestahan ka rin ng mga uod. Aris, shout out Aris, ha, sabi niya. Sana ang bilyones na pera na ito, huwag sanang maging parang confidential fund ni Sara na parang ireplano ng hapon na di malaman ang dahilan at nawala sa Bermuda Triangle. Magaling din to si Aris, oh. Erlinda Lindogoledo, ha? Kagaya noon sa Bangko Pilipino, ang daming hindi naibigay. Oh, yung Bangko Pilipino! Merong araw-araw interest yata yun, eh. Oh. Ubos. At marami pang bangkong nagsibagsak. Oo. Oh. Yung nagsasabing malaking interest, oo. Alberto Laer, shout out. Lalo yung ano, ha, yung Orient Bank, ang pera mo ay sigurado. Biglang nagsara, sabi ko sa inyo. Naglulupasa yung mga depositor, eh, kasi may Orient Bank malapit sa Recto. Oo. Naku, kawawa yung mga pensyonado na sa gusto nilang kumita malaki yung kanilang nakuhang parang ransom nila, i-deposit nila doon dahil yung interest lang ang wini-withdraw nila, pambili nila ng gamot. Ubos. Binigyan naman sila ng ano, 50,000 ba? Ang tawag dito? Insurance ng pera mo pag nabankrupt yung bangko. Alberto Ulaer ulit, o. Karoke, ang Supreme Court nanonood na lang sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang COMELEC nakakalusot sa mga ex-convict at mga plunderer, pwede kumandidato at pagkasenador. Ang nagsabi, pagtakot lang pumatay ng tao, naging presidente ng Pilipinas, karoke, mag-apply ka na lang ng gardener, hahanapan ka ng barangay clearance, NBI, police clearance, mabuti na lang hindi FBI clearance, karoke, totoo yan, daming clearance, di ba? Pag meron kang kaso, hindi ka tatanggapin. Di ba? Alberto Lergi lang. Pero sa Senado, accepted ka. Uy, mga kababayan, mga boss, ha? Kayo ho, ang ina-applyan nito, nag-a-apply po sila sa atin. Kaya huwag kayong tatanga-tanga pagkakataon nyo na to, mga boss. Nasuriin ninyo kung sino yung aplikante nyo. Nakikita nyo naman ang ginagawa. O, kagaya yan, o, may record, ex-convict. Ikalain nyo yung boboto nyo, hindi kayo mga syunga. O, ayun ako. Ewan ko sa inyo.
Bumblebee, shout out. Sabi niya, na-rape kasi si Sarah, galing na rin sa bibig niya. Oo, narinig ko yun, na-rape siya. Pilit na pinasisinungalingan ni Digong niyo noon una, diba? Kaya, ganun-ganun na lang kung paano na-rape din ni Sarah, walang AIDS, ang pondo ng bayan na walang hustisya. Wala nang gusto pa na patanong-tanong kasi katwiran, lahat daw ng tao ay sinungaling, kaya libre na rin siyang magsinungaling. O, sanabi niya yun, di ba? Lahat ng tao sinungaling, walang tao sinungaling, umiikot pa yung mata niya, di ba? Ang lalaki. Aris ulit, oh. Siguro magkakaroon lang ng people power tulad ng EDSA kung may mamumuno sa atin, lalo na ng isang makabayang politiko na handang mamatay para sa bayan tulad ni Cory Aquino. Si Cory naman, di naman siya actually namuno, eh. Nag-announce lang yata na civil disobedience, eh. Lumabas ang tao. Pero si Cory, nandun sa kumbento, protektado ng mga madre. Sakalang lumabas ang Cory, nung tapos na at itinaas na ang kanyang kamay, siya ang pangulo na revolutionary form of government nga siya, di ba? Napatalsik niya, oh. Dapat, kung maalam lang ni Cory ginawa niya, oo. Pwede niyang sinimot lahat ang ano, eh. Kinumpis ka lahat, eh. Kasi nga, eh. Di ba? Wala, eh. Tuloy natin kay Aris. Siguro ito lang ang inaantay ng maraming makababayan ang damdamin, lalo na ang mga naapi sa panahon ng drug on war at mga pinagkakitaan ng katarungan. Sana lagi nating banggitin ang people power, lalo na sa pamamagitan ng mga makabayang vlogger na tulad mo, Carox, para magkatotoo at magkaroon ng mabuting pagbabago ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan. Salamat at nagkaroon ng vlog katulad nito na dinidinig ang lahat ng komento o damdamin ng bawat isa. Kahit ano pa, siguro lahat kami, saludo sa iyo. Mabuhay ka, Carox. Salamat, Aris. Hindi ko na pwede nga basahin kasi sayang, eh. Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karoke. And to all Rocky Warriors, malaking sabsaban na naman ng tambalang Marcos Duterte. Someday, ubos ang pondo na yan. Pwede nga na yan, eh. Pwedeng ipusta talaga yan. Sa totoo lang, Librado Ludovico, pwedeng ipusta yan. Walang pupuntahan yan. Kasi nga, eh, kung talagang ano yan, ang daming pwedeng mag-invest dyan, bakit yung bangko ang kukuhanin ninyo at ilalagay nyo dyan sa sinasabi nyong Maharlika investment scam na yan? Hindi marami utak kailangan dyan, eh. Si Excellency lang, daming pera ni Amy Marcos, di siya, trilyonaryo mga yan, eh. Sila ang mag-invest dyan, oh, kung gusto nyo talagang bigyan, oh, huwag nyo kuhanin yung pera sa bangko. Nananahimik yung pera sa bangko. Buti kung maliit, 50 billion, 25 billion, 50 billion, billion, ubos. Friend Amy ulit, oh. Shout out, friend Amy Bingson. Belinda Magtangog. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan. Ha? Sabi ni friend Amy, magkano kaya ang ipinangakong pera bawat isa sa mga sinatong at congressman ang tapal para sa pirma nila? Malaki yan, friend Amy. Malaki yan. Hindi kaya isang pirari yan. Friend Amy ulit, oh. Talagang mapanganib po ang kalagayan ng bansa sa ginawa ng bagong nakaupo ngayon na pinagtambalan ng dalawang duhapang sa pera. Kawawang Pilipinas. Oo, yan, pre. Mainit na naman ulo mo. David Alvin Mendoza, shout out, ha. Hi, Karoke at sa mga Rocky Warriors. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang masasabi ko po sa MIF na yan ni BBM at isang malakas na Okinawa, Japan. Mga investment bankers ba yan? Hahawak sa MIF. At bakit kailangan nilang galawin ang pera ng Land Bank, DBP at Bangko Sentral? Eh, mahuhusay naman ang mga humahawak dun. Wala po kasi makuhang investors ang gobyerno ni BBM dahil wala silang tiwala sa gobyernong ito. Para lang po yan, nag-invest
kasa stock market, walang kasiguraduhan kung kikita ka o malulugi ka. Di po malayo, nagalawin na din nila ang pondo ng SSS, GSIS at PhilHealth kapag naubos ang pondo ng MIF. Hay, kawawang Pilipinas kapag nagkataon. Totoo yan, David. Totoo yan. Diyan ang punta niyan. Naku. Yung sila. Buwe, nagwanso na nga nagsalita. Winnie Munsud. Maraming matatalinong nagsalita. Sungalit, dadapot, subalit. Ewan, ah. Kanila nga Senado, kanila Kongreso, kanila lahat. Oh. Kaya dapat ang magsalita talaga. Yung tunay na may-ari. September 21 po. Isang big time na bagsak lang yan. Mga boss, style ano lang, people power one. Oh, grabe ho to. Si Atty. Enzo na nga sinasabi, di ba? Ano na nangyaya? Christian Isguera, oh. Mab, Atty. Toto Kausing. La. Diyos ko. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Tanong, tanong lang, isang pangatwiran lang ang isang pangkaraniwan lang ang pangunawa. Kung ginamit ang pera ng land bank at iba pa, may share ba tayo sa tutubuin niyan? Ang hirap yung tanong mo. Pero Raul, yan eh. Yung tinatanong mo eh, parang malabo pa sa tinta ng pusit. Dahil ang tanong mo, tanong lang, pangkaraniwan lang, pangunawa. Kung ginamit ang pera ng land bank, may share ba tayo sa tutubuin? Yun ang mabigat ang tanong mo, sa tutubuin. Raul ka. Paano tutubo yan? Umpisa palang lugin eh. Oo. Yung mga babayaran niya na magpapatakbo niyang laki-laking pera na yan, magkano ibabayad yan? Lugi na. Hindi pa nai-invest, lugi na, di ba? Abono na agad eh. Oh. Lord. Kaya yung tutubuin, huwag mo na isipin yung Raul. Wala yun. Yung tinatawag na suntok sa buwan. Raul ulit oh. Bangko ng empleyadong gobyerno at payroll ang land bank. Malapit na yan. Ito si Tia Delio. Sherbin Zapeda, my friend, shout out ah. Ines Ines Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Sherbin oh. Ah, nagmamagandang gabi at buhay po sa inyong lahat, mga barangay Roque Avenue. Impong Basyang ay muling hahataw sa pagkuda kasama si Tia Deli. Sa topic today about Maharlika Panser Rocks, bigyan po natin ng masibagong palakpak po silang lahat. Busog-lusog at siguradong tiba-tiba na naman po ang mga hinayupak na pesting yawa sa Rocks. Sige, lamon pamor. Nakaw pamor. Gat di nagsisitirik ang inyong mga butlog butod. Yawa daw ayon kay Maharlika. Aba eh sige, banatan nyo ng banatan. Total naman po Sir Rox. Yung ating mga kababayan mukhang nag-i-enjoy lang sa panonood ng pagnanakaw nila at pambabalahura po sa kanila. O edi sige, sige pa more, di ba Sir Rox? Kasi kuda po tayo ng kuda, lumalaban po at sumisigaw po tayo para sa kanila. Pero parang mga tuod, tuod lang naman po ang mga taong bayan. Kaya masasabi ko, Sir Rox, gat wala pong kilos at gawa, wala po silang karapatang dumaing at magreklamo. Wala pong pag-asa, Sir Rox, surrender na po ang bataan. Awat-awat. Nagngangaw-ngaw lang po tayo dito. Wala naman pong silbi. May maghintay na lang po ulit tayo sa Rox ng bagsak ng gabi ng lagim. Sigurado yan. Baka po sakali matauhan po ang mga yawang syunga. Kinda mga buwiset,
galit ka na naman. Ay nako, makalayas na nga si Rox. Mag-aalis na lang muna ako ng sakit ng rayuma. Gang sa muli po, mga children. Bukas po ay muling magbabalik at makikimarites. Ang inyo pong sa inyo, at ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito at inyong Tia Deli. Good night po Sir Rox. Always take care because we do care. Gang sa muli po, huwag na po nating isipin palagi ang problema. Hayaan natin ang problema ang mamroblema po sa atin. You're right. And the left and the right, all them up high, so clean and bright. Alam niyo, pag nagnakaw ka sa bangko, gagamit ka ng maskara lahat. Ito, ho? Ito, pag nagkataon, ito ang legal na nakaw. Oo, kasi pirmado ng Senado, eh. Kongreso, approved, di ba? Oo. Kaya legal. Kung sakaling maubos man ang kayamanan, ang kayamanan, ang salapi na bilyon-bilyon na kinita ng Land Bank at saka ng DBP na ito, saka nitong Bangko Sentral, tayo magagawa. Ha? Talagang ganyan, negosyo. Meron kita, meron lugi. Di ba, mga boss? Patay tayo dyan. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Karox. Di baling ginabi. Basta tirahin mo lang ng tirahin, Karox, ha? Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Hello, Miss Akira Milos. Good day, sabi ni Kalat ni. Ayan. How's your Sunday, sabi ni Akira. It's quiet one, sweetie, and yours. Thanks for asking. Oh. Hello, Kabsat, Lloyd Aklaro. Sabi ni Kalat ni, oh, tagal na to. Ewan ko nung ginagawa nito. Danilo Santos, shout out. Sky Makantan, shout out, ah. Use the other people money. Yan ang diskarte ng mga mandarambong na walang pakialam sa mga mahihirap ng bansa, kawawang Pinoy. Totoo. Danilo Santos ulit, oh. Boss Rox, dapat siguro di nababanggitin ang Duterte ang result ng survey pag magpapakalakas pa yan sa angkan ng kadiliman. Keep safe, Boss Rox. Keep safe ka, Danilo Santos. Sky Makantan ulit, oh. Good night, Karoke. Dapat kung sinong nagpapatakbo ng troll farm, yan ang dapat mawala. Ang mga yan, katulad ng nawawalang sabungero. Uy, nahuli na yung mga security guard, ah, bukas. Marami tayong ka-topic bukas. Ano, makadalawa ako bukas na content. Nahuli na yung mga security guard nung ano, arena. O, cockpit arena, oo, ha. At mga nasa exclusive village, nagtatago. Sky Makantan ulit, oh. Abay, kilos na tayo, kawawa na kami sa pinaggagawa mo, puro palpak na kayo. Galit na si Sky Makantan. Danilo Santos ulit, oh. Dapat din na paggamit ang mga makina, buti pa manual counting na. Wala, hindi papayag yan. Bibili ng bago, eh. Hihingi nga ng 27 billion, eh, ha. Sky Makantan ulit, oh. Lahat kayo ay dapat sumpain ng Diyos. Mas grabe ka pa kay Garci. Oh, ah. Mas grabe to kay Garci. Mas grabe. Watching now po, sabi ni Akira. Jane L. Shout out, Jane L, my friend. Ano na naman, ha? Oo nga naman, Sir Rox. Nasyak tayo na nasyak si Pimentel. Kasi ngayon lang siya na-shock sa mga shocking events. Totoo, di ba? Si Jane L. ulit, oh. Sir Rox, hindi money-eating eagle. Ano? Sir Rox, hindi money-eating eagle kasi respeto na lang sa eagle. Oh!
Ni Rox, hindi money eating eagle kasi respeto na lang sa eagle because eagle represent good. Mas tamang sabihin, money eating vulture, mas bagay pa. Oo, oh, totoo, ang galing mo talaga. Sabi ko kasi, tatawag ako, ayaw mo naman kasi para magkwentuhan tayo. Gusto ko marinig yung kung paano ka, kala mo ha. Kung paano ka humagakgak. Hindi bali hindi tayo magkikita kung ayaw mo. Basta mag-usap tayo. O. Ay, sa maniwala ka, Jane L. kay magiging masayang-masaya yung usapan natin. Eh. Galing-galing mo, ha? Ito, Jane L. na naman. Sir Rox, tama yung comment ni Christian Cheng, yung election between FPJ and Gloria. Akalain mo, mabokya si FPJ sa baluarte niya. Kahit isang boto, wala. Imposible, impossible. Hindi man lang ginawang disimulado. Ginarapal, di ba? Oh, ginarapal. Eh, nag-watcher daw. Anak-anakan ko yan, si Christian Cheng. Nag-volunteer siyang watcher. Oo. Oh. Al-ulalya ulit, oh. Magandang araw po, Karoke. Umpisa na ng sagad-sagar ang pag-ubos ng pondo ng bayan. Imposibleng kumita yan. Nanakawin lang yan. Pag hindi na nakautang sa international CBBM, yan na ang pagdidiskitahan nila. Wala na halos ibang pagkukunan ng pondo, walang foreign investor. Sa tax lang ng mga Pilipino ang remittance ng OFW. Nagdidepende ang gobyerno ngayon. Good luck po sa atin sa September 21. Sana magkaroon ng magandang resulta. Patnubayan tayo ng Panginoon Diyos. Stay healthy and more power, Sir Rox. Tama po kayo. Sana magkaroon ng divine intervention. Yun na lang talaga, pren, eh. User, shout. Eh, si user na naman, oh. Kinokontrol na rin ng mga government financial institution. Mabuti na, mabuti sana kung malinis imahe nila sa korupsyon. Oh, kukontrolin na nila lahat yan. Buti nga, walang matitira dyan. Oh. User ulit, oh. That is another diversionary channel to corruption. This government cannot be trusted. Paano matatrust yan eh? Yung tatay nga niya ng ano, di ba? Oh, diktador. Oh, tapos eto namang isa, si Duterte Ning. Oh, yan na naman. Oh, wala na. Sancho Pancha de la Brocha, shout out ha. Pelabot, shout out. Naglalaway na mga buhaya. Madami na naman silang makukurakot. Katakot na malilimas ang kaban ng gobyerno. Doon ang punta niyan. Ayaw man natin mag-isip ng hindi maayos. Eh, tignan mo naman kasi yung mga, ano, mga nakapuesto. O, diba? Si Atty. Enzo, yung, tsaka si Atty. Claire, oo. Ang topic nila kanina, si Ombudsman, si Martinez. Martinez ba yun? Oo. Grabe yun. Hindi rin nahiya yung kinagagaping sasabi niya. Oh. Tanda na, no? Wala bang ibang makakuha ang ombudsman? Grabe. Sinasabi niya, walang magagawa yung ombudsman eh. Di ba iba na? Diyos ko. Di ka pa umalis. Wala ka palang kayang gawin. Oh. Mga nakagwardya eh, no? DOJ sa ombudsman. Supreme Court. Lahat eh. Halos lahat na eh. Elizabeth Iscari, shout out ha. Good morning, Sir Rox. Ayan na, nagsimula na silang magnakaw ng legal. O, yun, sabi ko eh. Yung Maharlika Fund na yan, kuno lang yan para nga naman palalabasin nilang legal ang pagnanakaw nila. Kakagigil talaga. Sana magising ng taong bayan dito sa mga swapang na tandem na Marcos Duterte. Ang galing nilang gumawa ng pera. Totoo. Eh, pinapanood lang sila ng tunay na may-ari ng pera eh. Oh, babatuan lang sila ng 1,000. Graduate. Oh, ito, lechon manok. Oh, Duterte. BBM. Oh, ganun na sila. Lord. Elizabeth Iscari ulit oh. Sana nga di na yan, ha? Sana nga di yan ang magpapabagsak sa ating bansa. Sa Maharlika Fund na yan na ginaya nila sa ibang bansa na nalugi at naubos ang pondo na yan. Ang sistemang ito ang kawawa dito taong bayan. Eh sino pa ba?
Wala naman silang pakialam dyan kasi di naman sila apektado. Pera ng taong bayan yan, kawawang Pinoy. Totoo. Cassandra Daisy, shout out ah, sabi niya. Minadali ni Marcos Jr. na withdraw ang mga Maharlika Fund dahil baka magwala ang Pinoy sa September 21. Social media ay powerful para isiwalat ang mga lihim na pagnanakaw. Ang feeling ko dito sila matutuluyan ng makulong dahil bilyon ang kinuha sa mga bangko. Sana may magdemanda sa Supreme Court. Supreme Court? Wala. Wala. Ang ano niya, kasanda talaga sa EDSA. Supreme Court, wala. Eh, si Martires, oh, diba? Taga Supreme Court din yata yan. Eh. Oh, diba? Para mabantayan natin ang pera natin. Pero focus na tayo mano-mano sa eleksyon. Support natin September 21. May reklamo na ang sa Congress na alam natin na robot ng mga yan. Pero gusto ng Supreme Court will only act until all possible forum had been done. Wala yan, wala yan. Supreme Court will rule. Naniniwala pa rin ako na may matitinong judges na makatao tulad sa China issue. 90% ng Pinoy ay kontra China. Kaya tuloy ang suporta natin sa electoral mano-mano. Mahal, ano yan, Cassandra Daisy? Hindi ako sa negative, ano. Mahirap mangyari yan. Elizabeth Iscario ulit. Naku, Sir Rox, sistema din pala yan ng ama nitong si BBM na si Makoy. Kakatakot talaga ang magharlikapan na yan. Ako, Sir Rox, sa dami-dami ng bangko dito sa Pilipinas, naku, doon ako sa sigurado, di malulugi ang pera ko. Katangahan na yan kung dyan ka pa din mag-iipon. Wow, ha, eh, never. Reynaldo Gonzalez, oh. Ah, ganyan talaga mangyayari dyan sa pera na yan ng LBP, BSP, DBP, etc. Hindi naman dapat ilaan para sa ganyan mga investment na ganyan. Delikado yan. Kalalaking pera, bilyon-bilyon. Sus, Mariosep, sabi niya. Eh, akala ko ba alang pera ang gobyerno? Eh, bakit nung mga panahon di pa naiimbento Maharlika na yan? Dapat pinautang na lang sa mga nagninegosyo o mismong mga bangko rin ang nagpapautang like RBAP, Rural Bank Association or of the Philippines. Laking tulong sana sa mga buong kapuluan. Mga economic team. Ha? Mga economic team ba? Mamamahala niyan? Baka kaya maging automatic team para sa bulsa, mauwi yan. Ito. Kung si Sarah, what Sarah wants, Sarah gets, eh baka Maharlika na yan. What Buaya wants, Buaya gets. Totoo yan. Sir Rox, nakakahiyaman. Ako man alang deposito sa banko. Worried na worried. Eh di lalo na yung million ko yung deposit. Sa hirap ng buhay, bigla ang mawawala lang. Nagka problema. Paano na pinaghirapan mo? Ubos pati mother pati daughter, oh, di ba? Talaga. Maski ako, wala naman akong deposito dyan eh. Nakikiano lang tayo kung anong mangyayari, posibleng mangyari. Totoong yan ang mangyayari riyan eh. Kasi nga, yun na nga para. Kung talagang magandang negosyo, ang daming malalaking negosyante, di ba, ng Pilipinas. O, di sila na lang, bakit kukunin nila yung pera ng mga bangko ng gobyerno? Ay, naku. Pipito Duran, shout out. Tama ka, idol, sabi niya. Pipito Duran ulit. Question. Sa pagkaabugado ni Sara Duterte issue ngayon, paano pumasa sa bar? Hindi ko alam. Pastor Sex, shout out. Road to 30K, malayo pa yan. Kung naman, hindi ko na iniisip yan. Pastor Sex ulit. Oh. Don't skip ad. Salamat. Nits, shout out, Nits. Sabi ni Nits. Bababayan
yan pwesto ni Kuting, bilyon-bilyon ang pera nila. Mas malala pa sa tatay niya. Eh, ano nga ba? Yan ang sabi ko, di ba? Kung ano puno, siya bunga, tatanga naman kasi yung tanga ni isim virus kasi, yung bigat eh. Wala pa hong gamot eh. Yung mga lahi pa nung mga panahon, yung mga nagpapako kay Panginoong Hesus Kristo. Gano? Pero dapat ngayon, hindi na ganun katanga, di ba? Pero pera rin kasi umandam nung panahon ni Panginoong Hesus Kristo eh. Nagkaalagayan din eh. Kaya ang sinigaw nila, Free Barabbas. Visit. Mga demonyo. Ha? Christian Cheng, shout out. Hi nako. Expected na yan, Tatay Rox. Once in sinagi ng gobyerno ang pondo ng mga nasabing bangko, wala na talaga. Ang mangyayari, pasensyahan na lang tayo. Food for thought. Pondo nyo sa bulsa ko. Ani Wick Marcos. Good evening po, Tatay Rox. At sa lahat. And sa lahat. Ang ganda ng food for thought mo. Ano ka? Huh? Christian Cheng ulit, oh. Maisingit ko po about sa side comment ninyo po tungkol sa comment po ng isang kawarior about sa walang comparison between Madam Atty. Lenny Robredo and Dagul Lechon Manok at Sara. Wala po talaga. Eko. Ano? Sabi nga po sa lyrics na isang kanta, cost nothing compare to you, Madam Atty. Lenny Robredo. At Tatay Roque, di po talaga makakapagpalda si Dagul. Kasi nga ang binti pang balibag santong. De, malaki tattoo. Samantalang ang binti ni Madam Philippine Legit President Atty. Lenny Robredo pang Miss World International. Nakita ko nga yan. Sabi ko sa'yo, ganda eh. Ah, simpleng-simple. Nakaano lang nga yung buhok niya eh. Nakaponytail na ganyan. Nakatali na ganyan. Walang kap, walang ka makeup, makeup. Oo, wala ka. Christian Cheng. Punta nga rito yan eh. Oh. 3J Siop, shout out. Buti naman Sir Rox. Kahit ginabi ka na eh, nakapag-vlog ka pa rin. Tao-tao. Malungkot pag wala kang vlog, Sir Rox. Thank you. At inaalala mo rin kami. Oo. Nga eh. 3J Siop ulit oh. Sir Rox. Kung hindi kumita yung Maharlika pa na yan, eh ang land bank eh nga na lang. Sino ang sisihin nila? Who's going to take the blame? Pag sinabi ni Bongbong na nalugi ang Maharlika, that's it, period. Adios, Patria Adorada, sa pera ng bayan. Yan ang sagot ko dyan. Kaliw na aliw ako sa mga comment nyo, oh, pambira oh. Christian Cheng ulit o. Basta po ako, naniniwala, may bukas pa. If si Dictator Ferdinand Marcos nga, sa hinaba-haba man ng pagkagahaman, napatalsik pa rin. Eh si Wick Marcos pa kaya? At Dagul Lechon Manok at Sara? Thank you po. Bye for now. Sabi niya. Oy. Oy, Christian Cheng ka, yung gamot mo, tuloy-tuloy yung gamot mo. Hindi ka mag-vitamin ha? Para tumaba ikaw. Alan Pulido, shout out. Sobra na pong pandaraya ng mga kawatan. Totoo yan. Eto, hindi ko babasahin yung ano mo, comment mo, gunggong. Iisa, may nakapasok na isang tanga. Pinakahuli pa, oo. Oo, metrol. Mission accomplished po mga boss. Oh, nakapagsaya na naman tayo. Kimo! Intindihin mo yung sinabi ni Justice Antonio Carpio, Kimo ha? Huwag kang kanunang kanu dyan. Kaya hindi ka mabigyan ng... Hindi ka matanggap sa Amerika eh, dahil ganyan ka eh. Mapaka mabuti mag-ahit ka ng bigote sa kabalbas ha? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Hanggang bukas po muli. Ito po, Mister sa totoo lang. Signing off. Oh, gagaya ko si Tia Deli. Oy, shout out, Brother Relly Asistio. Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado. Hindi ko Boyongkong Balong.
Emans Kalona na, shout out ha, o hindi ko pang makalimutan. Good night ulit.